Dahil sa sunod-sunod na mga karahasan at patayan kaugnay po sa halalang pambarangay at sangguniang kabataan, naalarma ngayon ang Commission on Elections of COMELEC at pinatututukan sa PNP at AFP ang mga loose firearms at maging ang mga private armed groups o PAGs sa mga lugar na nasa red category. Si Madeline Villar Moratillo sa balita. Nababahala na ang Commission on Elections sa patuloy na pagtaas ng mga insidente ng election-related violence habang papalapit ang halalang pangbarangay at sangguniang kabataan sa kabila na rin ang pinaiiral na gun ban. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, pinatututukan na nila sa Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ang mga loose firearms at maging private armed groups, lalo na sa mga lugar na kabilang sa red category ng areas of concern ngayong halalan. Sa datos ng COMELEC mula 242 noong September, nasa 361 barangay ngayon ang nasa red category ng areas of concern. Alam niyo po, nakakabagabag yung ganyang klaseng mga insidente, lalo pat hindi naman nasasaktan lang kung hindi may mga namamatay tayong mga kababayan. Ang pagtakbo ay hindi dapat kadahilanan upang may magwis ng buhay. Ang pagtakbo ay nag-o-offer ka ng serbisyo mo sa ating mga kababayan. Pero yung ikaw ay kukuhanan ng buhay, hindi po yung katanggap-tanggap at hindi ka patapatawad po yan. Kabilang sa mga bagong insidente ng karahasan na may kaugnayan sa halalan ay ang pamamaril sa Masbate City, kung saan isang kandidato sa pagkabarangay kagawad ang nasawi habang isang incumbent barangay chairman naman ang sugatan. Habang sa bayan naman ng Placer sa Masbate pa rin, dalawa ang sugatan habang isa ang patay sa pananambang sa isang kandidato at supporters nito. Sa Cotabato City naman, tatlong patay habang dalawa ang sugatan sa insidente ng pamamaril. Para sa October 30 BSKE, may dalawang lugar ang isa sa ilalim sa COMELEC control. Alalawigan ng Negros Oriental at Bayan ng Libon sa Albay. Ayon sa COMELEC, sa kabila ng naunang panawagan ay ipagpaliban, tuloy ang BSKE sa Negros Oriental dahil batay sa assessment ng polisya at militar, wala namang nakitang banta sa halalan roon. Sa Bayan naman ng Libon, sabi ng COMELEC, ito ay dahil sa politically motivated na pagpatay sa ilang kandidato roon, bukod pa sa presensya ng communist terrorist groups at criminal gang. Kapag ka po kasi COMELEC control, pwede namin i-take over ang kapangyarihan ng local government. Pwede rin kami ang magpa-implement ng mga proyekto. Pwede rin kami ang magtawag kaagad ng immediate reaction force mula sa PNP at AFP. Practically, pwedeng lumabas na kami ang local government. Kaya lang, hindi naman natin gugustuhin na gawin kaagad dyan, lalo pat normal naman ang pangyayari, lalo dito sa Negros Oriental. At sa Libon, sa awa ng Diyos, hindi naman nasundan yung dalawang insidente na nangyari nung pag-filing pa lang ng Certificate of Candidacy. Personal ring bibisitahin ng mga official ng COMELEC ang ABRA para alamin naman ang sitwasyon doon, kasunod ng ulat na mayroong 250 kandidato ang umatras habang 58 guro ang tumangging magsilbi sa halalan. Gusto nating alamin ano ang tunay na nangyayari at pangyayari dyan sa ABRA, sapagkat ang report sa ating kahapon ng regional director kasama mismo si CPNP na wala namang pananakot at yung mga sinasabing pag-withdraw ng almost 250 candidates ay dahil sa pakiusap ng mga nakatatanda nila o yung elders na tinatawag. Madeline Villar Moratillo para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.